sa palayan ng tiyuhin ko. Makikiani tayo ngayon ng munggo. Guys, nagtulong-tulong na kaming mag-ani ng munggo kasi yung may bagyong ang paparating. Pero sana naman hindi tayo madaanan. Sayang kasi kung madaanan pa to ng bagyo. Masasayang to, mabubulok. Kailangan guys, pag nag-ani ng munggo, hindi pa ganun kainit ang panahon kasi pag itong munggo na init na, pag hawak mo pa lang ng ganito, bubuka na yan ang kusa. Magtatalsika na yung bunga. Kaya ang ang ideal na oras talaga para sa pag-ani ng munggo, umaga at hapon. Ngayon, alas 8 na, pero may matindi na ang sikat ng araw. Maya-maya lang, pag medyo tuyo na tong dahon, titigil na rin tayo kasi masasayang lang. Magtatalsikan yung bunga. Kaya, samantalahin natin habang basa-basa pa. Ito guys, yung naging parte ko sa inaning munggo kanina. Ito. Binilad ko na. Binabad ko ng buong magdamag kasi ang munggong linaw merong matigas na hindi talaga lumalambot, na akala mo bagong ani lang
Kung meron man siya nito, kung meron man siyang matigas, may iwan siya sa ilalim. Ang tawag dito sa amin ng hindi lumalambot na munggo, bintig. Kahit durog na yung iba, yon, wala talagang pagbabago. Pakukulaan natin hanggang sa lumambot bago natin igigisa. Kasi ang luto ko nito, ginisang munggo na may dahon ng ampalaya na may kunting baboy. Ay, mayroon nga. FYI po, ang munggo kasi dalawang klase, isang linaw, isang labo. Itong iluluto ko, linaw. Ito yung nagkakaroon ng matigas. Merong matigas na ang tawag namin dito, bintig. Ito na yun. Yan. Kahit anong laga niyan, hindi talaga nababago. Itsura niyan. Ganyan pa rin siya. Ito yung kasabayan niya. Oh, laki ng pagkakaiba, diba? Ito, umalsa na. Itong yung maliit, yun yung tinatawag naming bintig. Ang labo naman na munggo, walang bintig. Lahat siya malambot. Okay lahat siya, kaya medyo mahal ang kilo nun. Ito ang kilo nito ngayon, 80. Ito yung mga inani namin doon sa... Ito yung nakuha ko doon sa mungguhan ng tiyuhin ko. Ayan, marami oh. Yun ang tatanggalin natin. Itong mga bintig. Igwa talaga kong bintig. Ha? Igwa. Ayun, maganda ang ating panggatong ngayon. Maliyab. Ano yun? Sanggot ninyo. Gano'ng pala pa sanggot niya. Tingnan natin kung malambot na. Ay, okay na. Ito, okay na. Tunguin na natin. Oh, ayan. Maulan ang panahon natin ngayon. Sana natin kaldero gagamitin natin kasi may sabaw yung ating igigisa. Si Dos ang kasama namin dito. Kaya maya uuwi na siya. Walang bihisan, nagpabasa. Kunting mantika lang. Oh, yung ating bawang sibuyas. At pakialis ng kutsilyo. Yan na yung ating bawang sibuyas, luya. May kamatis sana dyan, kaso mabilis mapanis pag may kamatis. Kaya hindi na muna lalagyan. Lahat na, isang lagayan. Mahalong sa lahat. Balaw. Wak kanoy ampalaya noy.
Yung maliliit lang daw na dahon. Ayan pala yan kami dyan yung bagong gumagapang pa lang. Ayan. Yung ating sahog. Dinala kong kalahating kinong baboy. Pork chop. Pork chop sana yung kaso ginawa namin pang sahog dito sa munggo. Ibisang munggo. Sinangkotsa ko na yung karne kagabi kasi walang rep dito eh. Masisira. Asin. Paminta sana kaso wala na tayong paminta. Kailangan natin magdala ng paminta next time. Maramihan na. Susunod na natin yung ating munggo na pinakuluan. Akin na no, yung munggo. Punong-puno ang ating munggong pinakuluan. Ay! Buhos na natin. Yun. Ilagay mo dyan ba? Yung ating kuting. Ayan, no? Malamig, kaya nagpapainit dito sa may lutuan. Yun. Magdadagdag tayong sabaw. Noy, kuha ka dyan ay tubig. Para dagdagan na natin ng tubig. Okay lang, ma. Dami. Dagdag. Gusto ko nito may sabaw. Tubig ni Dos. Ayun. Kunti pa. Ay, sandali. Pangit pa rin naman ito. Sobrang tubig eh. Kunti na lang, kunti na lang. Ayun. Kasi yung mga apo ko, gusto nila sabaw. Ayun. Para natin. Para kumulo na. Ayan na. Kailangan na nating madaliin kasi si Dos uuwi. Masamid ako. May nakaalala yata sa atin. Kailangan na makauwi ni Dos kasi baka bumaha. Ano? Wow, sarap. Ah. Hanguin na natin para makakuha na lang ulam si Dos. Ayusin mo pag ano mo. Kasi maraming laman yan, mabigat. Yun, dyan. Yung sarap para makahigop ng mainit-init yung ating manggagawa. Ayun oh, nagpaulan na. Irip mo to ha. Huwag mo idikit sa ano, uling. Mahirap tanggalin uling dyan. Kumain kayo ng gulay. Yung mga pusa, pakainin nyo doon ha. Si Murat. Huwag niyong ano, kalimutan. May dugpod pa doon? Meron. Hatiin natin, bigyan mo rin si ate mo. Huwag mo tapon sa baba. Ha? Huwag mo tapon. Yan, pwede na ba yan? Ha? Hindi ba matatapon yan?
Bigyan mo atin mo may sabaw para makakain yung dalawang bata. Kaya lang si Kiara, hindi mahilig sa munggo yun. Pero pag may sabaw kakain yun, pwede na yun. Hanapin yung ating karpintero. Gusto niya daw may kanin. Mainit-init. Lagay natin yun. Yun. Para mainit na, na hindi siya ginawin. Oo. Ihatid natin na kami. Lumaw habang walang gaanong ulan. Subo, subo, subo. Din pag may time. Huh. Mainit, mainit. Yeah. Birihat, birihat. Tika, tika. Dun sa ginagawa mo. Oh, yun. Yun. Go, 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 go. Oh, sige, subo na. Habang mainit pa. Pag kulang pa yan, marami pa dun. Ikaw. Gina. Ano to? Merienda hapunan na? Merienda. Init yan. Merienda guys. Tama to kaya medyo malamig pa naon. Munggo. With... Hindi nalagyan ang dahon ng ampalaya. With baboy. Sige na. Enjoy your meal. Sige ba? Sa mesa ba? Diyan ko. Sa mesang pang ano... Don't shy.